Kasi dalawa lang naman yung pwedeng mangyari. Either yung una, mawala yung income natin ng mas mabilis, ibig sabihin ang hindi natin inaasahan. Or pangalawa, mawala yung income natin pagdating na nung 60, 65, pagdating na yung time na mag-retire tayo. Hello Dreamers! Ako nga pala si Nel Sembrano. Dati po akong accountant na ngayon na isang online entrepreneur and online financial educator. Dito po sa channel ko, nagbibigay po ako ng saving and investing tips para sa mga taong gustong lumago pa ang perang kinikita nila at magkaroon ng financial freedom sa lalong madaling panahon. Nagbibigay din ako dito ng mga tips paano kumita ng extra income kahit nasa bahay lang tulad ko as online financial educator at magkaroon ng time freedom to create a life that you love. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa iyo, please consider to subscribe at i-click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video at live broadcast. Kamusta Dreamers? Ready na ba kayo sa panibagong kaalaman at tips na makakatulong sa inyo na ma-achieve ang time and financial freedom? Kung oo, type nyo nga po dyan ang ready na at samahan nyo ko ngayong hapon sa another episode ng Real Talk with Nel. Two important questions you need to ask yourself. So, ito ay galing din sa libro na to. So, i-share ko sa inyo itong dalawang importanteng tanong na kailangan mong tinatanong sa sarili para mabago yung pananaw mo na magsimula ka na agad ngayon na mag-ipon at mag-invest in case may mangyari. Yung first question you need to ask yourself is, paano kung mawala bigla ang breadwinner ng pamilya? Okay, kasi pwedeng ikaw na nanonood ngayon sa live is hindi ikaw yung breadwinner. Ano ba yung breadwinner? Yung nagpo-provide ng income sa pamilya. So, pwedeng asawa mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, kasi may mga estudyante na nagpo-follow sa akin. Paano kung mawala bigla ang breadwinner ng pamilya? Bakit? Yung pagkawala ng breadwinner, ito yung talagang tuluyan na nawala. Kasi ngayong pandemic, may mga pangyayari na yung breadwinner nawala ng income. Pero ito, itong question na to, is yung breadwinner mismo mawala. Ano yung mangyayari sa buhay ng naiwan? Sino ang magte-take care sa family na may iwan? Tanungin mo yan sa sarili mo, paano kung nawala bigla ang breadwinner ng pamilya? Kung ikaw yun, paano kapag ikaw ay nawala? Siguro wala kang problema kasi ikaw naman yung nawala. Pero ang may problema dyan, yung may iwan na pamilya. Tapos, paano pag ang nangyari, ikaw yung nagtatrabaho, tapos yung asawa mo, siya yung sa bahay, and hindi siya nagtatrabaho, may hirapan na maka-adjust pag nawala yung breadwinner. Kapag nawala ka, may hirapan na maka-adjust yung naiwan. Lalo kung talagang ever since, hindi siya nagtatrabaho. Tapos, walang naipon, walang na-invest. Ano mangyayari sa kanila? Itong tanong na to, hindi ko to alam before dahil nung nag-start naman ako magtrabaho, hindi naman ako breadwinner. Pero nung naintindihan ko na itong question na to, importante, what if dumating na sa point na ako na yung breadwinner? And what if mawala ako? Ano yung solusyon ko sa question na to? That's the time na dapat pre-notect ko yung income na mawawala. So doon ko naintindihan yung income protection. Yun yung nahanap ko na solusyon na what if ikaw na nagpo-provide sa family, mawala ka, ano yung may iwan sa pamilya? Paano sila makakapagpatuloy sa buhay kung yung regular income nila totally nawala? Kung merong income protection, which is in financial planning term, yung tinatawag natin na life insurance, merong may iwan sa kanila na at least 1 million, 2 million na pwede nilang gamitin. So doon ko naintindihan yung importance ng income protection or in financial planning term, life insurance. Kung hindi ka man breadwinner, isipin mo paano pag nawala yung breadwinner. At kung ikaw, pinaka-question mo dapat sa sarili mo. Second question you need to ask yourself is, hindi man tayo kinuha agad-agad or hindi man kinuha agad-agad yung breadwinner, pero paano kung mabuhay ng mas mahaba ang breadwinner? Problema ba yun? Sa tingin nyo, problema ba yun? Ano sa tingin nyo? After mo mag-retire ng 65, tapos tumagal pa ng another 20 years, sa tingin nyo, problema ba yun? Masaya naman talaga yun kung mabubuhay ka ng mas matagal. Kaya lang, malaking problema yun kung hindi tayo nakapag-prepare para sa retirement natin. So, paano kung mabuhay ka ng mas mahaba pa or pagka nag-retire ka ng 65, another 20 to 30 years, eh yung expenses mo that time, tuloy-tuloy yan pagtanda natin. Hindi naman yan hihinto. Kakain pa rin tayo. Bibili pa rin tayo ng damit. Kung wala pa tayong naipundar na bahay, magre-renta pa rin tayo ng bahay,
lalo na kapag ganyan na yung itsura natin, yung kailangan na ng maintenance, kailangan na lagi nagpapacheck up, syempre mas lapitin na tayo ng sakit pagtanda natin. Second question, you need to ask yourself, paano kung mabuhay ng mas mahaba ang breadwinner? Problema po yan kung walang savings and investment. Hindi naman pwede yung nakalakihan na natin ginagawa dati na ipapasa yung responsibilidad sa anak. Okay lang kung single yung anak. Pero what if yung anak is meron ding pamilya? Dito kasi sa Pilipinas, naging kultura na natin na pinapasa sa anak yung mga responsibility. Wala namang masama dun kasi pwede naman din natin tulungan talaga yung magulang natin. Pero what if yung anak natin, mga anak natin, naghihirap din sa own family nila. Gusto natin sana na hindi tayo umasa sa kanila. Ngayon, dapat sana iniisip din natin yung future natin. Iniisip din sana natin yung retirement natin. Ito yung second question you need to ask yourself now. Paano yung buhay mo? Paano yung future mo pag nawalan ka na ng trabaho? Kapag nag-retire ka na? Ano na yung itsura ng retirement mo? Pag dapat ang solution natin doon is dapat meron tayong investment and long-term healthcare. Doon ko na-realize na oo nga, no? Ayoko naman ipasa yung responsibilidad sa mga anak pagtanda ko. So dapat ngayon pa lang nagpe-prepare na para pag dumating yung time na hindi ko na kaya magtrabaho, meron ng passive income kasi stop na yung income mo noon. Nung naintindihan ko na itong dalawang tanong na to, doon ko naisip na importante pala talaga ng life insurance, importante ng healthcare, importante rin yung investment. Yan yung tatlong solusyon na na-discover ko 8 years ago nung nag-start na akong mag-explore kung paano ba ako magsisimula na makapag-ipon at makapag-invest. Kasi inalam ko muna ano ba yung mga magiging problema ngayon and yung sa future. Though hindi natin iniisip pa yung future kasi hindi pa dumarating, pero eto nangyari. Yung iba na akala nila stable na yung trabaho nila, nangyari itong pandemic na to. Akala nila hindi sila mawawalan ng trabaho, akala nila malaki yung kumpanya na pinagtatrabaho nila, hindi mawawala, hindi sila matatanggal. Look at what happened sa ABS. Though hindi nila kontrolado yun, pero marami mga empleyado na wala ng trabaho. Yung mga malalaking kumpanya na nagsara dahil nga sa pandemic, iisipin mo, kahit gano'ng ka-stable yung company na pinagtatrabahuan mo, pwede ka mawalan ng income. Kahit hindi mo nga to tanungin tong dalawang question na to eh, possible na mawala yung income. Ano yung solution natin doon? We need to learn talaga how to save and invest. Kaya kung gusto mong i-level up ang kaalaman mo sa pag-iipon at pag-iinvest, panoorin mo yung financial literacy pre-orientation namin. Ilalagay ko yung link sa comment below, i-check mo na rin sa description box. Kung napapanood mo to sa YouTube, meron po akong mga free resources sa description box na alam ko ay makakatulong sa iyo para ma-improve mo ang finances mo. Check mo sa description box or check mo rin sa comment below. If you want to be part of Dreamers Community Exclusive FB Group kung saan po ako nagbibigay ng mga exclusive training and webinar, ilalagay ko po yung link sa comment below para maka-join ka ng libre. Check mo na rin sa description box. Kung meron kayong tanong, comment kayo dyan sa baba or message mo ko sa FB page ko na Nell Sembrano or email me at sembrano.nell@gmail.com. Kung sa tingin mo nakatulong itong video ko sa'yo, please like and share this video and leave a comment below. And para ma-notify ka every time na meron akong new video and live broadcast tulad din ito, please consider to subscribe at click mo yung notification bell. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. Have a good day!